Nagsagawa ng coastal cleanup ang ilang kawanin ng mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor sa ilang dalampasigan sa bansa bilang bahagi ng pagdiriwang ng International Coastal Cleanup Day. Bit-bit ang mga sako at suot ang mga gloves at face mask, muling nilinis ng mga volunteers ang dalampasigan ng Manila Bay sa dako ng Baywalk area. Pagkatapos ng cleanup ay nagkaroon naman ng maiksing programa sa Manila Bay Activity Area malapit na sa pinagtambakan ng White Sand. Dumalo naman sa pagdiriwang sina DNR Secretary Roy Simato at Undersecretary Benny Anteporda, Dole Secretary Sylvester Bello III, Agriculture Secretary William Dar, CHED Chairman Prospero De Vera, DILG Undersecretary Epimaco Dinsing, Manila Mayor Esco Moreno, at Congressman Elpidio Barzaga Jr. Ayon kay Environment Secretary Roy Simato, ang paglilinis ng Manila Bay ay bahagi lamang ng master plan nito para ma-rehabilitate ito. Ayon sa Kalihim, may tatlong bahagi ang kanilang master plan. Una, ang coastal cleanup at pagsasaayos ng water quality. Ikalawa naman ang resettlement ng mga informal settlers na nakatira sa mga gilid ng Esteros at Pasig River. At ang ikatlo ay ang edukasyon na pag-sustain o pagpapanatili sa programa. The cleanup shall be continuing and sustained by reforming social attitudes and behavior towards proactive environmental citizenship and institutionalizing these reforms culturally, the cleanup will be continuing if not perpetual. Para maisagawa niya ito, ay kinakailangan na mabago ang ugali ng iba at maturuan ang pagiging responsable sa kapaligiran katulad ng pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. Nagpahayag naman ng suporta ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga programa ng DENR, lalo na sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Kamakailan na ilang batikos din ang natanggap ng DENR hinggil sa White Sand Project nito sa bahagi ng Manila Bay sa Ross Boulevard. Ngunit ayon kay Simato, hindi sila papatinag dito. We have nothing to fear as long as we know that we are doing something good. This is critical in rehabilitating coastal areas like Manila Bay. Ayon pa sa Kalihim, kung dati anya ay nasa 19 million MPN per 100 ml ng tubig ang coliform level o dumi sa Manila Bay, sa ngayon anya ay napababa na ito sa 950,000 MPN per 100 ml. Patuloy naman ang pagsasagawa ng mga hakbang ng DENR para lalo pang maisaayos ang kalidad ng tubig sa lugar. Kabilang na dito ang pagbibigay ng show cause order sa mga establishmento na nagva-violate sa Clean Water Act dahil sa hindi tamang pagtatapon ng dumi. Meron dito sa malapit sa Baywalk na may establishment yan na mataas sa ang coliform level. We have given show cause orders and possible closures kung hindi nila ayusin yan kanila sa likod ng kanilang establishment. Ayon sa Kalihim, mag-iikot din ito at mamamahagi ng show cause order o possible closure sa mga establishmentong hindi susunod sa mga ipinatutupad na batas pangkalikasan. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, halos 38 sako ng basura na halos 500 kilo ang nakolekta sa barangay ng Rawis, Arimbay at Bigaa sa Legazpi City, Albay. Ito ay bahagi ng International Coastal Cleanup Day. Ang mga lumahok dito ay hinati-hati sa iba-ibang lugar na lilinisin. Sinigurado ng mga organizer na ang mga maglilinis ay may tamang layo sa isa't isa o physical distancing. Nagsuot din ng mask at hand gloves ang mga ito bilang proteksyon laban sa COVID-19. Layo ng DNR Bicol na himukin ang mga residente at komunidad na iwasan ang pagtapon ng mga basura sa karagatan, sa baybayin, maging sa mga estero. Ayon kay Bicol Environment Chief Attorney Antonio Abawag, pagamat taunan ang sinasagawang International Coastal Cleanup Day, pinaiigting ng DNR ang mga hakbang para mabawasan o tuluyan ng mawala ang mga basura sa mga estero, ilog at dagat.